Gusto mo rin bang mabuksan ang iyong third eye para magkaroon ng tinatawag na sixth sense? Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. Ang pangatlong mata o Ajna Chakra ay tinatawag din itong panloob na mata o ang ika-anim na pandama. Ang mga taong nakabukas ang pang-anim na pandama o third eye ay may kakayahang basahin ang ugali, nakaraan o magiging kapalaran ng isang tao. Ayon sa pag-aaral, ang third eye ay nagmumula sa napakaliit na glandula sa ating utak na tinatawag na pineal gland. Sinasabing dito nagmumula ang ating creativity, intuition at imagination. Ang pineal gland na matatagpuan sa right side ng ating utak ang siyang nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw sa material na mundong ating ginagalawan. Ang pagkakaroon ng third eye ay maaaring inborn o bukas na ito noong ikaw ay ipinanganak. Maaaring ding ikaw ay naaksidente at na-trigger nito ang pagbubukas ng iyong third eye o maaari ka ding lumapit sa mga psychic para mabuksan ito. Paano nga ba gisingin ang third eye? Kung nais mong malaman kung paano buksan ang iyong third eye, maaaring kailangan mong simulan ang pagninilay o meditate. Ang pagsasagawa ng mga tawis sa pagbukas ng kanilang pangatlong mata ay kailangan mong mag-meditate o magsagawa ng chants. Kailangan mo ring malaman kung nasan ang iyong ikatlong mata. Ito ay nasa pagitan ng dalawang mata sa itaas lamang ng tulay ng ilong. Kapag ikaw ay nagme-meditate, dapat mong ituon ang iyong saloobin sa chakra na ito. Dapat mo ring tiyakin na mayroon kang isang tahimik na lugar upang mag-meditate nang walang mga abala. Ang pag-uulit ng isang chant ay nakatutulong din sa iyo na mag-focus sa iyong ika-anim na pandama. Pumili ng isang salita na nagdudulot ng kaligayahan at kapayapaan. Ang pagiging mindful ay kinakailangan din para sa pagbukas ng iyong pangatlong mata. Ang pag-iisip o mindfulness ay kailangan para mabigyan mo ng pansin ang lahat ng nangyayari sa paligid at sa loob ng iyong sarili. Iwasan din ang pagiging judgmental o gumawa ng madali ang desisyon. Bakit nga ba dapat mong gisingin ang iyong third eye? Sa pamamagitan ng third eye awakening technique, maaari kang makakuha ng iba't ibang benepisyo. Maaari kang makakuha ng power of premonition. Kung nakasara ang iyong pangatlong mata, maaari kang mabuhay sa isang pagkalito at kawalan ng katiyakan. Madali ka ding magselos. Ang isang pakinabang ng nakabukas na third eye ay ang paggamit ng isang mas mataas na estado ng kamalayan. Sa isang mas mataas na estado ng kamalayan, mas alam mo ang nangyayari sa iyong paligid. Ito ay may posibilidad na magdala ng isang napakalaking pakiramdam ng kalmado at kapayapaan sa iyong buhay. Mas magiging aware ka sa iyong sarili. Mas magiging malinaw ang iyong pag-iisip at pagtagumpayan ang iyong mga phobia o kinakatakutan sa buhay. Nakakatulong din na malabanan ang pagkabalisa at pagkalungkot. Ang pangatlong mata ay isang konsepto na pinaniniwalaan ng milyon-milyong tao sa mundo. Ang eksaktong mga kakayahan na maaari mong makuha sa pamamagitan ng pagbukas ng pangatlong mata ay maaaring magkaiba batay sa iyong paniniwala sa personal, relihiyoso, espiritual o pilosopiko. Sa pamamagitan ng focus, meditation at pagsisiyasat, maaari kang makakuha ng higit na kalinawan at pananaw sa iyong buhay at sa iyong paligid. Ang pag-activate ng third eye chakra at mga kakayahang kaakibat nito ay hindi kasing dali ng pagbukas ng computer o cellphone. Kailangan ng tiyaga, determinasyon, at higit sa lahat, lakas ng loob. Ngunit ang pagkakaroon ng bukas na third eye ay mayroon din itong disadvantages.
Makakakita ka ng mga nakagigimbal na mga sandali. Makakita ka ng mga katapusan ng buhay, ang mga pintuan o pagkakaroon ng mga pangit na nilalang mula sa ibang dimensyon. Mga interferences ng mga energies na napasok ang iyong aura. Maaring makaramdam ng sakit ng ulo at pagkahilo. Sa katunayan, ang isang taong may third eye ay hindi manghuhula o nakapagbabadya ng mangyayari sa kinabukasan, kundi nababasa o nakikita nila ang pangyayaring mangyayari pa lamang. Kung nakabukas ang iyong third eye, huwag kailanman abusuhin ang paggamit ng iyong regalo. Gamitin ito ng may pananagutan, hindi para sa pansariling kapakinabangan ng material na akumulasyon ng walang banal na inspirasyon at pangunawa. At sa mga nagnanais buksan ang kanilang third eye, huwag itong ituloy kung ito ay trip nyo lamang. Lalo na kung wala kayong kasamang eksperto o maaaring magturo sa inyo nito. Maaaring kayo ay curious or namangha dahil sa mga nababasa ninyo na kayang gawin ng isang bukas na third eye at maisip ninyo na ito ay cool at astig. Pero gaya ng laws of yin yang, liwanag at dilim, ang third eye ay napakadelikadong buksan lalo na ng mga baguhan at walang pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag ito ay binuksan ng sarili nyo lang at walang nakahandang mga protection sa mga bad spirits, maaaring atakihin kayo ng mga ito. At para kayong kandila sa gitna ng dilim na biglang sinindihan at lahat ng insekto ay sa inyo ay maaakit. Gayunpaman, nasa inyo na ang pagpapasya kung nais nyong i-unblock ang mga kapangyarihan sa likod ng pangatlong mata.